Under the present regime, dictatorial regime of Mr. Marcos, press freedom can never be compatible with a dictatorship. Press freedom can only come about if, first, people will assert their rights, and secondly, there is a democratic form of government. Yan ang boses ng tatay ko. Halos 3 dekada nang nakalipas. Panahong walang internet, wala pang digital. Wala pa rin akong kamuwang-muwang sa kalagayan ng lipunan. Pinipilit ko itong balikan. Inuunawa ang kasaysayan. Ang pamilyang pinanggalingan ko kasi ay isang mulat na pamilya. Ang tatay ko ay isang journalist. Nakulong siya ng panahon ni Marcos, ng Marcelo, dahil siya ang injury niya ang nag-expose ng fake war medals ni Marcos. Bakit kinulong ang tatay ko? Siyempre, tinanong ko yun sa mga kapatid ko at pinaliwanag naman nila na kinulong ang tatay ko ay dahil may isang diktador, gusto niyang nais niyang pagtakpan ang kanyang mga ginagawa, at nung in-expose ng tatay ko ang mga ginagawa nilang mga mali, ay kinulong ang tatay ko. Well, We Forum has been in circulation, or had been in circulation rather, for about 6 years before we were shut down by the military, December 7, 1982. About 100 fully armed military people swooped down on my office, arrested me and 9 other people, including our veteran journalists and columnists. And up to now, my office and printing plant are still padlocked and guarded 24 hours a day by the military, and I cannot use my own printing press. And aside from that, I also have a 40 million libel case emanating from the same We Forum case. Naging concrete lang siya dahil siya ay magulang ko, at tatay ko. Pero sa kabuuan, sa lipunan, ano yung connection nito at saka sa iba pa, ay abstract siya sa akin dahil ako'y bata pa nung panahon na yon. Nung ako'y nagkolehiyo, pinili ko talaga fine arts. Painting major, kasi walang math. Pero nung nandoon na ako, yung mga abstract na bagay na na-concretize na siya, kasi meron na akong tumanda na ako. So ibig sabihin, nakikita ko na ang jeepney driver, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka pag pumunta ako sa probinsya. Meron na akong ganung consciousness. Kinalaunan, ako ay napasama sa grupo ng Ugat Lahi. Ang Ugat Lahi ay nagsimula yan, ugnayan ng galian ng mga artistang tanod ng lahi. Ang mga aktivista to, sumasama sa rally. Panahon ng kadiliman, muling mararanasan. Hirap at masakit, ay di na maiwasan. Ngayon ay lumalabad, ngayon ay tumatapak. Sabay-sabay sa sugod, din yan na mabibigilan. Sinasalamin ng sining namin yung boses ng mamamayan, yung mga hinaing nito. Ano nilalagay natin sa sining natin. Gumagawa kami ng mga obra na tungkol sa buhay ng mamamayan. Tapos merong exhibit sa mga gallery, meron ding mga pagtatanghal sa labas ng gallery, no, sa kalsada, kung saan madaming taong makakakita nito. After nung graduate kami, kumalas na kami sa UST, napunta na kami sa ibang, sa Sining Bugkos. Ang Sining Bugkos naman ay organisasyon ng mga different cultural groups sa National Capital Region. At doong time na rin na yun, nag-explore na rin kami ng mga other forms of protest art.
So nakipag-interact na rin kami sa mga ibang mga artist, mga mas matatanda sa amin, yung mga social realists ng 70s, eventually ng 80s. Binibisita namin sila, conscious effort yun, na pumupunta kami sa mga studios. At ayun, nakikipaghuntahan sa mga bagay-bagay sa nangyayari sa lipunan, sa sining, sa iba pa. Nung time na yun, dahil ako ay visual artist at ako ay nagkaroon na rin ng anak, wala na akong pera. So, naghanap ako ibang racket. Doon ako natuto mag-edit. Ayun, tapos nung nag-edit na ako, nagko-comment na ako sa mga ine-edit ko na videos. Pinag-aralan ko yung mga theoretical na mga bagay ng composition, color theories, at iba pang mga teorya sa sining, ano, kung paano maging isang aesthetically appealing ang mga bagay-bagay. So meron akong ganung background bago pa ako naging editor. Tapos doon ko na-realize na mag-shoot na rin ako. So nag-aral ako ng mag-shoot gamit ang mga lumang camera. Nung nag-shoot na ako, nagtuloy-tuloy siya. Hanggat ako ay gumagawa na rin ako ng sarili kong lika. Ang pinaka-importanting naging learnings ko sa aking sa aking buhay ay ang mga theories na to, kapag pumunta ka sa masa, hindi na siya theory. Isa na siyang konkretong bagay. Ang sining ay merong naisabihin, merong naistumbukin, either to maintain the status quo or to oppose the status quo. Usually, ganun lang naman yun. So, walang gitna yun, walang art for art's sake. Ano yan, hindi totoo yun. Natutunan ko na kapag pumunta ka sa masa, lahat ng mga konseptong art i-maintain ang status ko ay binibreak niya, kasi nakikita mo yung mga struggles nila eh. Ang tatay ko nagkaroon siya ng sariling bukid, so napalapit kami sa mga maraming magsasaka. Tapos ang nakita ko yung sinasabi ng colonizers natin na one tamad, yung konsepto nun na one tamad ay hindi totoo. Kasi nung nandoon ako sa bukid namin, gigising sila ang aga-aga para magtrabaho kaagad. Makikita mo talaga kung paano hard labor sila. And yet, ang kinikita nila ay napakaliit. So yung mga ganung bagay ay nagtulak sa akin na lumikha ng nagpapakita ng realidad. Pero nung naging aktivista ako, mas naging lumalim palalo yung mga likha ko. Ibig sabihin, yung naisabihin. Ang pagpapalalim ay makihalubilo ka lang sa masa. Lahat na yun, yung teorya, yung practice, at saka ang dami mong matututunan sa kanila. Dear Tatay, kamusta po? Kung kami po ay ayos naman, halos nakakaraw sa bawat araw na nagdaan sa pagsisikap ni Nanay. Miss na po kita, di ka mawawala sa isip namin. Tatay, mahal na mahal kita. Sana ay ayos ka lang kahit nasan ka man. Huwag ka pong mag-alala dahil patuloy po ako maghahanap sa pagkamit ng katarungan at ng hustisya. Ang problema ng lipunan noon, ikukumpara mo sa problema ng lipunan ngayon. Pareho lang naman, ang Pilipinas ay malakolonyal at malapyudal na lipunan. Hindi naman nagbago yun. Actually, ayun yung minemaintain ng status ko para sila ay kumita ng kumita. Mas lalong naghihirap ngayon kay kumpara mo noon.
may major na transition na nangyari sa akin ng isang panahon, ano. Noong 2007, dinukot ang aking kapatid na si Jonas Burgos. Bakit nga ba sila dinuhot? Dahil nais nilang patahimikin ang mga naglalantad ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ang tatapos sa lahat ng kasamaan. Yung karanasan na yun, ano, ng pagdukot sa kanya ng mga militar, ay nagtulak sa akin na lumikha ng lumikha ng mga human rights violations, situations. Ayun yung topic talaga na nais kong gawan. Dahil malapit talaga sa puso ko kasi naniniwala ako na ang pinakamahusay na sining ay mula sa puso. Although mas madalas akong gumawa ngayon ng video, ano, ng pelikula kaysa sa magpinta. Pero hindi siya na ano eh. Parati ako nagdo-drawing, hindi ko lang nilalabas, ano. Pero kung titignan ninyo yung tablet ko, drawing talaga ako ng drawing. Every now and then sumasama ako sa exhibits. Nagkaroon ng punto na ibalik natin sa masa ang ating sining. So ayun yung ano ng estado, no? 80s yata, 90s siguro yan. Mayroong isang mahusay na pintor. So, dahil sa ganong konsepto, nakakuha siya ng funds, nakakuha siya ng ano, abstract na likha. Abstract. So ang ginawa niya, dalihin sa masa, dinala yung exhibit sa isang urban poor community. Abstract yung likha niya, yung forma. So yung masa, hindi niya tinignan kasi mas magaling pa ako rito sa artist na to eh, kasi ganun lang daw yung pintura. So imbis na ibalik mo sa masa, imbis na maintindihan ng masa ang kung anong sining na kanyang ano, lalong hiniwalay. Pero kasi yung konseptong yun ay nakabatay na naman sa kanluraning kaisipan na kailangan to pera at hindi naman talaga para sa masa ang lika. Produkto nga siya na nais pagkakitaan. Sige, kwento mo anak kay attorney. Pinilit ko nila ako eh. Malakas ang kaso. Amerikanong sundalo ho. Patay ang kaso. Effective ba ang sining na nililikha namin? Ayun yung isang tanong eh. Kasi kung hindi siya effective, ang laking kahinaan yun bilang isang artist. Nag-work ang propaganda ng mga Marcos sa masa. Kailangan nating tanggapin yung ganong realidad. Sabihin na nating fake news siya, pero nag-work siya. Isa siyang challenge yun sa mga artist sa ngayon kung paano siya ma-break yung barrier na yun. Kailangan nating makatagos sa masa. Pero ako personally, yung challenge ng pagbabalik nila ay yung seguridad ng isang ng mga aktivista. Kasi sa karanasan, dinukot na ang kapatid ko, nakulong ang tatay ko ng panahon ng martial law. Sorry, hindi pa namin kayo nakikita. Inanta ko na rin yung sarili ko na hindi na tayo magkikita. Thank you.
Pero kasama ko yung mga ibang nanay, naghahanap ng mga kaanak, yung mga nawawala. Hindi kami titigil. There's always a threat sa mga aktivista, sa mga artist, ano. Ang pelikula ko ay na-red tag. Ang pamilya namin ay red tag. So, sa mga maraming karanasan, ang mga lahat ng ni-red tag ay pinatay, hinuli, sinampahan ng trumped up charges. So, parating ngayon, parating na siyang nandiyan dyan, ano? Nag-hover siya sa iyong utak. Alam mong nandiyan dyan siya. Threat siya talaga. Anong aming kasalanan? Ngayon, ang challenge sa sarili, anong gagawin mo? Merong ganung threat at nang ganito nangyayari sa lipunan. So, ayun yung challenge. How will you deal with it? Kadalasan ang problema ng isang artist ay yung kanyang lugar kung saan ipapalabas o papakita ang kanyang lika. Paano ito makikita ng nasa komunidad? Parating ay naman yung problema. So ako, tingin ko pa rin, accessibility. Kung access, may access ang mamamayang Pilipino, feeling ko, lalo na itong maganda ang iyong lika at tungkol sa kwento nila, papanoorin nila yan. Minsan, minamaliit natin ang pag... kung paano ang masa tumingin, ano. Totoo, minsan meron mga kahinaan ng masa sa mga pag-analyze ng mga bagay-bagay. Pero tandaan natin ay they were trained to be like that. Simula pa ng panahon ng mga Espanyol ay ganun na talaga tayong, ano, pinagpala ang mga naghihirap. Kahit ang ating sistema ng edukasyon na ang A is for apple kahit wala namang mansana sa Pilipinas. So, sa mga ganung bagay ay hinuhubog tayo na tayo ay maging passive. Pero yung goal ng sining sa isang lipunan dapat ng mga artist sa isang lipunan ay dapat humuhubog siya ng isang kulturang mas makaka developmental ba, hindi siya pang sariling pag-unlad. Pagbalik dito ng mga tao, hindi lang pag-aayos sa mga tahanan kundi aayusin namin ang aming buhay, aayusin namin ang aming buong komunidad. Paano kung bumalik yung mga maghahat? Hindi kami sigurado kung ano na naman ang gagawin nila dito. Pero ang sigurado kami, guguluhin ulit nila ang buhay ng mga tao dito. Kung makapundar na kami, guguluhin ulit nila ito. Sigurado kami na yan yung gagawin nila. First and foremost, ikaw ay isang membro ng isang lipunan. Pangalawa, ikaw ay membro ng pamilya. Pangatlo, ang likha mo ay makakaapekto kung anong mangyayari or anong magiging kaisipan ng isang manunood. Kung ikaw ay lumikha para sa sarili, edi doon ka lang alam sa loob ng bahay, ano naman pakialam ko sa love story mo? Hindi ko sinasabi na masama ang love story. Okay yun. Isa siyang emosyon, isa siyang ano. Pero, kung ikaw ay isang manggagawa, bakit ko siya iisipin? Gutom na yung anak ko.
Pagkatapos ito, babaan tayo. Pagkatapos. Isang mahalaga sa isang artist ay ipakita mo rin kung anong aspirations ng iyong lipunan. Ang isang mga maka-individualistang mga pananaw, kadalasan, ayan ang nagbibitak-bitak ng lipunan. So, at ayun yung gusto ng estado. Kaya ganito rin ang Pilipinas ngayon. So, isang challenge siya sa mga artist. Kailangan natin tingnan ang mas malawak na kinikulusan nating lipunan. Pinaka-pinaniniwalaan ko ay yung organisadong pagkilos. Hindi pwedeng artist lang yan. Hindi pwedeng manggagawa lamang. Hindi pwedeng magsasaharin lamang. Tingin ko, ang sining ay bahagi lamang siya ng isang mas malaking pagkilos. Ang sining ay napahalaga sa pagmumulat, pero hindi ka mauorganisa ng sining. Ang maaring mangyari ay pwede kang organisahin ng artista, pero yung art itself ay hindi ka ma-organize nun. Mamumulat ka lamang sa iyong kaisipan, pero hindi ka magiging organisado. Mahalaga ang sining para sa pagmumulat ng tao, pero mas mahalaga na mag-organisa kayo para masama-sama ang pagilos. Hindi lang naman para yan sa iba, para sa sarili mo at para sa mas nakakarami yan eh. You have to be part of the community. Tingin ko habang ikaw ay nabubuhay, na parati mong tatanungin sa sarili mo, ano ba ang bisa ng iyong likha? Sa kasalukuyan, ang pagbabago ng ating kasaysayan sa pamamagitan ng fake news na kinakalat ngayon sa social media ay in full swing sa Pilipinas. Madalas sasabihin sa'yo na huwag kang makialam, ikaw lamang ay isang artista. Pero nakakalimutan ng karamihan na ang artista ay bahagi rin ng isang lipunan. Karapatan mo na magpahayag kung ano ang nangyayari sa lipunan. Kailangan mo tumindig at gamitin ang iyong sining para sa mas nakakarami. Ako si J.L. Burgos, isa akong visual artist, isa akong filmmaker, isa rin ako aktivista. At kapatid ng nawawalan si Jonas Burgos. Maging ang buhangin ay pinagdalaman, saan aabot ang dalampasigan? Hapagkainan ba ang iyong daratan? O koron at ilaw ang iyong kailangan?